guys, welcome back to my YouTube channel. So for this video guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-propagate ng panda kaki. So kung hindi nyo napapansin or hindi nyo alam, mahilig din ako sa mga pagtatanim at certified plantita din po ako guys. So ngayon, yung kasama ko mag-video kasi bibidyuan niya ako yung pinsan ko. Eto po siya. Bibidyo siya po, magbibidyo sa akin kung paano ko po ginawa at paano ko nagpropagate ng panda kaki. So tara guys, magtanim tayo. So guys, ito yung panda kaki. Ito po siya. Yun. So ito yun ang ating ipropagate or atin ipapadamihin guys. So gagawin na guys ito. Ito yung lupa na gagamitin nyo. Ito yung lupa na gagamitin nyo para mag-propagate ng panda kaki guys. So, ito na bibili mo naman po ito. Binili ko lang naman po ito guys kasi halo na to. Meron siyang yung sa palay. Tapos, meron na po siyang compost. So, mix na siya guys. And then, ang gagawin natin, ito. Ang gugupitin, ang kukunin mo dito guys, ito yon. Ito. Kukuha ka lang ng guys ng 1 inch. 1 inch guys ang kukunin nyo. Ganyan. Tapos, ito yung ginamit kong pangkat kasi matalim siya guys. Tapos madali siyang putulin. Ayan guys. Yan. So, 1 inch sa guys. Ayan. 1 inch ang iyong puputulin. And then, pagkatapos nyan guys, ilalagay nyo po dito. Dyan. And then, itatakpan nyo to guys ng plastic cups. Yan dito. Ganyan. Ganyan pong pagtawag ng magpropagate or vacuum yung tawag dyan guys. Vacuum. Yan. So, ulitin nyo lang po yung process guys. Ulit-ulit. Pero may tatlong klase ako ng panda kaki. Meron akong gold, green, tsaka yung gray. Pero yung gray, konti pa lang yung ano ko kasi mahirap siyang padamihin guys. So ito, ulitin mo yung process. Tapos ilalagay mo po siya dito. And then, natatakpan guys. And then guys, pwede nyo rin naman hindi takpan. Hayaan nyo lang. Pero mas maganda na itakpan niyo kasi mas marami yung mabubuhay kaysa hindi siya itak. Ayan, ulitin lang. Kuha na po tayo ng iba. Mas marami kasi yung gold ko na nagis. Ganyan po ah. Ganyan po ka laki yung kukunin. Then, direct dito. Then, tatakpan. So, guys, ito na yung ito na yung mga iba kong na propagate. Ito yung nakaraan ko pa itong ginawa. Then, ito yung bago, guys. So, ilalagay niyo siya, guys, sa hindi mainit ng lugar. Yung ano lang, yung hindi siya direct sunlight kasi bago pa lang siya guys para hindi siya ma or hindi siya mabulok. So ang gagawin mo, ilalagay mo siya sa malamig na part ng kung saan diyan na may part kayo na malamig na hindi siya naiinitan ng araw. So ito ginawa ko, dito ko nilagay. So may lagayan dito ako guys, dun ko po nilalagay kasi dun po hindi naiinitan. And then after na half month or mga 4 weeks, 5 weeks, may tubo na po yung panda kaki niya guys. Meron na po yung tubo, pwede nyo na pong i-transfer sa malaking lagayan. So guys, ito na po yung ang nauna kong ginawa na pinapigit ko guys. Ito na po yung mga almost half month na po guys, mga 5 weeks, 6 weeks na po siya. So, ito po yung pinakita ko sa inyo na yung pinapigit ko doon.
Yan. May ugat na po siya, guys. Yan, kita nyo ba? O, diba? Yan. Yung pinakita ko sa inyong 1 inch na kalaki, ganyan po siya, guys, after 6 weeks or half month, may ugat na po siya, guys. Yan. Ayan. So, pwede nyo na po siya i-transfer sa malaking pot. Pwede siya ibenta, guys. Pwede nyo siya maibenta na halagang 25 pesos or 50 pesos per pot. And then, guys, pag nag-transfer na kayo ng pandakake nyo na may ugat na, ang gagawin nyo naman po, ito yung sinabi kong compost, ihahalo mo siya ng sa lupa. Maghalo ka po ng purong lupa at saka ito. Para hindi naman masyadong puro ganito lahat. So, halo mo lang, guys. Halo mo lang yan, yung lupa at saka yung sa palay. Ayan. Tapos, guys, ilalagay mo sa ganito kalaki. Bala ka, guys, kung ano kalaki yung gusto nyong lagay, ilagyan. Sa akin, ito lang kalaki. Ayan. And then, after dito, dito niya po itatransfer yung pandakake na may ugat na. Dito po yun, guys. Ayan. Ito po yung may ugat na. At tatransfer mo na ng ganyan. Huwag mo siyang masyadong i-baon. Slight lang. Ayan. Ayan. So, hayaan nyo lang dyan, guys, na lumaki-laki siya. Pagka lumaki na siya ng ganyan, pwede nyo na yung i-benta ng 25 to 50 pesos per pot. At pwede nyo rin yan mabenta pagkatapos nyo magpadami. So, easy lang at ang dali lang, guys, magparami nito. So, kung nagustuhan niyo yung YouTube channel ko, please don't forget to like, subscribe sa my YouTube channel at para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. So, I hope, guys, na may natutunan kayo sa aking video and see you in my next vlog. Bye!